So hi everyone, this is my compilation of my work since first year as a fine arts student. So ang course ko muna pala ay Bachelor of Fine Arts, major in visual communication or formerly known as advertising. So here are my works from first year up to now. Patungo pa lang kami sa second semester ng fourth year. So here's my work. So this one is our first plate. Diba? Mahirap agad. So yan. Ang professor namin dito ay si Sir Louis. And this one is image. Hindi siya still image. So photography shot na siya. Print siya sa magazine and yun yung pinagkopyahan. So ang ginamit ko dito ay 2B na Mongol pencil dahil wala pang investment noon sa pencils. Using A3 size na ano pala to, na paper na binibili kay Ma'am Tess during that moment. So next one is ito. Medyo lukot na talaga siya. Tawag ba dito? Glass of beer. Yan. Meron ding ito. Top shot siya or flat lay image ng hindi ko alam kung anong pagkain to. Basta yun, may mga buto-buto. Same pa rin, pero dito nakahiram na ako ng 8B. No, kaya medyo yung mga dark parts niya ay kitang-kita na yung contrast. And medyo nagalit si ano nun. Hindi naman nagalit. Disappointed lang siya na hindi kami marunong mag values or tama, tonal values. So pinagawa niya muna kami ng ganitong plate. Pero mababa yung grades ko diyan kasi smudging. So ayaw na ayaw ni Sir Louis ng smudging. So yan yung mga first plates ko nung first year. And now punta tayo sa second year. So ito. Yan. Ito hindi siya sa lettering or sa kung ano man na subject. Ito ay subject namin sa digital. No, ito yung plate pala namin sa subject na digital. So gagawa kami ng sarili naming font gamit yung sarili naming style. So ito yung napili kong style na gawa namin siyang font sa Photoshop. So kung gagamitin nyo, kung gagamit kayo ng ganito na font or yung may font na nakapangalan sa amin, is ganito yung lalabas ng mga font. Another one is this kay Sir Evangelista. Yan. Ito yung compilation or studies ng logo namin. So pinagawa niya kami ng logo from our names na gagamitin sa iba't ibang shop, pwedeng sapatos or sa kung ano man na brand na gusto namin. So gumawa ako dito ng 4 shoes, pwedeng electronic, pwede ako sa airline, sa home appliance, sa gaming hub and sa biking gears. So yan, gumawa ako ng 6 studies and yung isa dito, yung sa gaming hub, ay yun yung ginagamit ko sa mga personal projects ko ng mga posters or advertisement na hindi naman siya paid or pang-sariling gamit lang. Pero pang-sariling gamit ko lang to. Yan. So, sa third year, yan, quarantine na nun. And medyo hindi kami ganun ka sipag or wala kami talagang makuhaan ng gamit, pinagawa kami ni Sir Amorin ng aming mga cartoon or mga character ng cartoon. Yan, na ginamit namin sa comics. So, ito yung art style ko talaga is cartooning. So, marami akong inputs ng character at mapapansin nyo na iba-iba talaga yung itsura niya. Ito, part din siya ng traditional
making ng advertisement kay Sir Evangelista. So dami kong natutunan dito, lalo na sa layout, no? Hindi lang pala siya basta-basta malagay mo lang lahat ng kailangan. Dapat meron din tayong guide, no? Para maging tawag nga doon namin is bobo-proof, no? Dapat alam agad ng mga mambabasa, hindi lang ng mga matatalino. So next is ito, pinagawa rin kami ng ang main product ko kasi dati is shoe slipper. Yan, self-innovation ko ng shoes na combination ng shoes and slipper. So yan, yung mga traditionally made na advertisement. So ito pa yung iba kong list ng cartoons. And yan, colored din siya using ano ba ginamit ko dito? Uniball Air na pen. Favorite pen ko siya kasi tumatalab din siya kahit may mga color, may mga kulay na. For example, nakulayan na siya ng crayons, nakulayan na siya ng colored pencil. Minsan hindi na gumagana yung mga G-Tech or kung ano man na ink natin, pero yung Uniball Air, not sponsored, pero yun yung magandang gamitin. Ito pa yung mga product proposals namin. Hindi rin naman yan na nagamit lahat. Pero nag-stand out talaga yung shoe slipper na naging product ko pa sa parang research method ng third year kay Sir Renz Gamila. So kay Ma'am Weng, sa costume design naman, yan. Same materials, ang color, ang kulay na ginamit ko lang dito ay poster paint na mumurahin lang. So yun lang. Ngayong fourth year kasi less traditional ads na. So may mga ipapakita ako dito. Yan. Yan yung lumabas sa research namin. And yung research namin ngayon sa research method in visual communication ay about ads, no? So karamihan yan digitally made for billboard ads, transit, packaging, social media, and other print ads ay digitally made na talaga. So yun lang, I'm hoping na mas marami pang magawang plates, combination of traditional and digital advertising for the next SEM, and looking forward for the next generations of art student na magkaroon ng passion for the same field na tinahak nung mga ngayon na graduating. So yun lang po. Thank you po and God bless.